Okay guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito na tayo sa ating part 2, ang pag-unbox ng meat injector guys. At sa mga bago lang sa aking channel, si Po Daddy po ulit. I-unbox natin ang sinasabi kong meat injector. Nag-order ako guys para pakita sa inyo yung vlog kasi meron tayong ginagamit dyan. Medyo lumaluma na rin kaya naisipan ko mag-order ulit para sa inyo na nagtatanong kung anong ginagamit natin meat injector, nakikita nyo rin. Sa mga bago lang sa aking channel, huwag nyo kalimutan i-subscribe po ako. Click yung bell button, like and share nyo rin. So, simulan na tayo guys. Order ko ito galing sa Lazada guys, online. It takes 1 week lang dumating na itong order natin na meat injector guys. Mahanap nyo ito doon sa online. Maraming ano dyan, maraming mga injector dyan guys. Kaso lang, ang dami-dami ang klaseng ang sizes. So, may maliit, may malaki. Iba-iba. So, ito yung napili ko guys dahil ano siya, stainless siya. Tapos, actually hindi ko ba nakita sa actual. Kaya, in-order ko lang based doon sa capacity niya. May nakalagay kasi doon, nung in-order ko ito, may nakalagay doon na capacity niya is 60 ml. So, tamang-tama kasi sa ating mga injecting na solution na ginagamit. So, tinatry ko guys kasi hindi ko pa naman talaga actual nakikita kung anong itsura. Kung makita nyo sa picture, oh, ang laki-laki ng yung ano niya, yung tawag nito. Ang haba ng ano niya, yung syringe, ay yung injection. Diba? Ito yung syringe eh. Ito yung stainless. Ito yung tsura niya guys. So, ang haba-haba. Ano to eh? Made from high quality stainless steel. Durable. Can last years after years. 2-ounce marinade injector for moist, perfectly seasoned food, liquid and men's marinade needles included. Accommodate marinades of any consistency. The needles won't clog, bend or break, even penetrate the toughest meats. Easy disassemble and convenient cleaning, dishwasher safe. An ergonomic handle, trigger grip, and pressure control. So, yun yung mga highlights niya guys. Specialized 3-inch steak needles for injecting thin cuts of meats. Chicken breast, specialized 6-inch 12-holes needle or liquid-only marinades. Specialized 6-inch angle cut needle for chunky marinades. So guys, yung dinidescribe niya yung mga inclusion na needles. So, kita nyo guys. Ito yung mga needles niya, so kita nyo. So, ito yung syringe. Ito yung mga needles niya, guys. So, meron siyang tatlong needles. Needles yan, tingnan nyo. Tapos, meron din siyang cleaner, guys. So, meron pa siyang rubber, ano, itong gasket. Itong mga gasket, guys, yung maputi. Itong maliliit, to. So, buksan natin, guys, ha, para makita ninyo. Ang bili ko pala nito, guys, sa online ay... Sana ba yung... Mamaya, pagkatapos guys, hindi ko sa inyo yung presyo nito. Buksan muna natin guys. Ayan. Ito yung mga laman niya guys. So, ito na. So, perfect. Ang ganda ng... Ganda ng quality guys. Oh. Stainless talaga siya. Pure stainless. Bigat-bigat. Ang bigat. So, sulit yun. Okay guys, so... Quality wise, tingnan nyo. Ang ganda-ganda oh. Pure stainless oh. Ang ano pa talaga... Kintab-kintab po. So yan, ito yung handle niya. Yan. So pag gamitin mo to guys, ganyan yan. Tapos ganunin mo. So kakaiba to sa ginagamit guys. So yung main niya na syringe. This is 60 ml capacity. So ito yung mga needle niya guys. Yan, sobrang laki oh. Grabe. Ano to? Ah, hindi to, ano, hindi to pang ano sa chicken guys. Masyadong malaki to. So, ito ay pang turkey, pang ano, pang mga beef ba? Beef na mga meats. Kasi pang ano to, ang haba, suba, grabe oh. So, ito yung number one na pinakamalaki. Ano, so, yun. Mahaba din. So, kita nyo, meron siyang, ano, kita nyo yung rubber niya dito, meron siyang pag ginagamit nyo ito sa pag-marinade, okay ito guys, kaso lang masyadong malaki yata. Kung manibago kayo nito, medyo mahirap gamitin, pero
masyadong mahaba guys. Okay lang to pang ano talaga sa mga turkey. Kita nyo, haba pag in-inject nyo. So, masyadong mahaba. So, ang ginagawa ko nito guys, i-customize ko ito. Papaliitan ko ito para maganda. Kaso lang, medyo malaki pa ito. So, ito yung number 2 na enclosure guys. So, isa pa. Ito yung medyo mas okay guys. Ito talaga yung compatible sa manok nyo. Tingnan nyo. So, tamang-tama lang ito sa chicken nyo. Pero grabe guys, oh. Sobrang tulis. So, ayaw gamitin ng mga tao ko yata ito dahil natatakot sila dahil sobrang tulis guys. Hindi naman kailangan matulis na sobrang tulis guys dahil yung karne ng manok ay malambot lang. So, kahit ano lang. Anuhan nyo na ito ng kunting, i-unsharp ko na ito ng kunti. Mawala na ito ng sobrang tulis. Pwede na itong gamit. Tamang-tama guys, ganito yung ginagamit ko talaga sa chicken ko. Kaso lang, medyo masyadong matulis ito. Kaya para maiwasan na ungkadisgrasya, pwede ito alisan ng, ano natin, i-unsharp natin ito dito sa dulo. So, ito yung ano, paano paggamit guys. So, mayroon pang ibang inclusion. Tingnan nyo. So, mayroon siyang pang alis ng clog up sa ilalim. So, yung mga alis na pa-clog up. Tapos, mayroon pa siyang, ito, ganito guys. So, ang liit na mga maliliit na brass, mga brass dito sa loob guys, oh. Tingnan niyo. Buksan natin. Buksan natin para makita niyo 'to. Ayan, oh. Maliit na brass, oh. Ayan. Dalawa 'to, guys. Dahil isa masyadong maliit para doon sa maliit na needle, oh. So, hindi kayo mag-ano, guys. Sulit ito dahil stainless, years after years tatagal ito. Dahil pure stainless, hindi ito madadaling masira unless kung yung hapakin ng martilyo. Ayan. Ito yung mga brushes niya. At mayroon pa itong kasamang ano guys, mga sana yung mga ring, yung mga rubber na ano. Ito, so mga rubber guys, para pag ano na siya, mayroon ng leak, palitan mo na lang ng mga rubber dito sa loob. Buksan natin guys para makita niyo. Dito buksan guys niya. Ayan. So dito yung o-ring o yung rubber na ano o-ring. Ito yung medyo madaling mawala yung ano, medyo maluwag na siya. Palitan natin yan para babalik sa ano, hindi na mag-leak yung marinade nyo. Ikutin nyo lang guys, ganito lang yan. Ayan. Okay. Ayan, so kita nyo guys, ano, ito yung isa sa mga injector na, meat injector na ginagamit ko at available ito guys online. As I said, masyadong matulis to. Pwede nyo i-customize to, alisan to ng tulis, tapos grind nyo lang para mawala itong masyadong matulis para hindi kayo matusok nito. Okay na naman yung hindi ganun matulis dahil yung chicken, meat chicken guys ay napakalambot. Madali lang mag-inject. Okay? So ito yung pala yung ginagamit ko guys. Ito yung matagal lang ginagamit ko. Ito yung syringe niya. Tapos, ito yung mga needle na ito guys. Maghahanap ka lang ng needles na kasya nito. Ito yun, 60 ml. Kaso lang ito, yung kasama nito sa stainless, hindi kasya. So, maghanap kayo guys or i-customize nyo ito para makasya ang mga needles. Pero ito, mabibili kayo nito sa mga Agri-Vet Supplies guys, kasi veterinary products to eh. Wala to sa mga butika, parang veterinary products to siya. Wala kang mabiling ganito na mga needle. So, mag-customize kayo guys, maghanap kayo ng ganito kalaki, i-customize nyo. Ayun ang gagawa, madali lang. Marami naman kayo mga tulad nito. So, pwede ko itong ilagay dito. I-adjust ko lang yung dito sa gilid. Kasya ito, ano ko na lang, gagawin ko lang ng paraan paano. Okay. So sana'y nakatulong to sa inyo guys, lalong-lalo sa mga nagnegosyo ng mga lechon manok at nagbabalak pa lang magnegosyo ng lechon manok. Ito solid to guys, lifetime yata ito, hindi masisira dahil stainless lang, wag lang mawala ang mga needles na gagamitin nyo. Okay, so solid to guys, ito lang gagamitin nyo, hanapin nyo na ito sa online or PMA sa mga ano kung saan ito na bibili. As I said, online ito guys,
Okay, I hope marami kayong natutunan ngayon. Huwag niyong kalimutan sa pag-subscribe. Sa bago pa dyan, huwag niyong kalimutan i-subscribe si Food Daddy TV. At kalimbangin niyo na rin ang bell na all para lagi kayong inform sa ating mga tutorial videos or mga informative videos na pang negosyo or pang hanap buhay. Okay, maraming salamat po at magandang gabi.